Hello guys, welcome back sa Usapang Loan. Ngayon po ay sasagutin natin ang iba't ibang katanungan mula po sa aming mga tagapanood at followers ng Usapang Pera TV. So, marami po ang nagtatanong ng iba't ibang problema o concern nila regarding po sa mga online lending at sa iba pang mga katanungan. At dito nyo lang po yan mapanood at marinig ang sagot namin sa kanila. So, sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa Usapang Loan, inaanyayahan namin kayo na please, huwag kayong magdalawang isip na i-subscribe at i-hit nyo po ang bell button para palagi kayong updated sa aming mga bagong uploads, lalo na sa mga concern ng iba't ibang mga kababayan natin na nangangailangan ng kasagutan sa kanilang mga problema. At ang iba dyan ay hindi na makatulog dahil iniisip po nila yung mga utang nila na hindi pa nabayaran, and then palagi silang tinatawagan o tinetext sila o ang kanilang mga contacts para singilin ng mga online lending app collectors. So anyway, ang una nating katanungan na i-sasagutin, i-address kay Scarface. Sabi ni Scarface, "Sir, katulad ko, nagbibigay ka na ang detalye pati account pero wala pang pera. Mapasok kaya sa account ko yun?" So, importante naman talaga na ibigay natin yung detalye ng ating account, lalo na kung saan ang gusto nating ipapadala nila yung pera. So, hindi po sigurado, hindi po makakapasok or makakarating sa atin kung wala po tayong binigay na detalye sa lalo na sa mga bank account or sa mga padala center, lalo sa address at sa iba pang mga detalye na hinihingi po ng online lending app. Pero marami din kasing nagkakaproblema dahil yung mga detalye nila na ginagamit ng mga collector sa pangutang ng ibang mga lending app. Ganito po kasi yun. Kapag hindi ka po nagbabayad, marami na po ang naka-experience nito na sinisingil sila pero wala naman silang inutang bukod doon sa isang lending app. Pagkatapos nun, hindi nila nabayaran yun, mayroong ibang lending app na naniningil sa kanila. So, ang nangyari po, ginagamit ng mga collectors yung mga information, mga kailangang information na nasa kanila na nung sinadmit mo yun, nung umutang ka sa kanila. So, lingid sa kaalaman mo, nakautang ka sa ibang lending app na hindi ikaw mismo ang umutang, kundi yung mga collectors para rest back nila sa'yo sa inutang mo sa kanila. So, ingat po tayo sa pagbibigay ng mga mahalagang impormasyon natin, lalo na sa pangungutang online. So, kung binigay mo na yung account number mo sa kanila and then na-approve ka na, antayin mo lang ang notification mula sa kanila na pinasok na yung pera sa yung account, kung bank account man yon or reference code, kung ang pinili mo naman ay i-claim mo ito sa mga padala center. So, kung babayaran mo yon yung utang mo sa kanila, so walang problema yung mga detalye mo na nasa kanila. Pero dahil nga sa ngayon kasi ang daming hindi nagbabayad ng mga utang sa mga ULA, kaya napipilitan yung mga collectors na siguro gumawa sila ng paraan
na maka ano po, maka pag makalikom ng pera para magpatuloy pa rin yung programa nila, programang panluloko sa kapwa na sobrang laki ng interest. By the way, lahat ng mga online lending app o mga OLA ay member po ng Loan Shark. Ang laki ng interest. Yung iba, pakana nila, maliit lang interest, pero doon ka naman nila titirahin sa processing fees. So, bottom line, ang OLA talaga hindi siya nakakatulong sa mga taong nangangailangan. Well, pagdating siguro sa emergency, makakatulong siya. Pero guys, as per experience po, experience base, isang beses nyo lang po silang utangan. Huwag nyo po silang, huwag kayong dumipende sa kanila, na halos na lang lahat ng emergency nyo ay sa kanila kayo kumukuha. Halimbawa, yung mga umuutang tapos walang pambayad, uutang na naman sa ibang lending app, sigurado talaga pag ganyan ang estilo ninyo, mababaon kayo sa utang. At darating talaga ang panahon na hindi nyo na mababayaran lahat yun. Marami pa nga ang nag-ano dito na umabot na po ng 5 online lending app ang nautangan nila. So, malaking ano yun, malaking dagok sa buhay nila, lalo na kapag limang collectors ang tatawag sa iyo, mayat maya papalo up yung yung bayad mo. So, mai-stress ka, mawiwindang ka, kaya ayun, hindi ka na makakatulog ng maayos. Kaya iwasan po natin, kung makautang man tayo isang beses lang, huwag nang ulitin. Huwag niyo nang isagad yung ano nila, yung offer nila sa inyo. Marami pa diyan ang nag-o-offer na kapag nagbabayad ka ng tamang panahon, wala pa sa due date, ay magpa-promise sila na tataasan yung credit limit mo, pero sa totoo po niyan, hindi po. Marami po ang nagbabayad ng maaga na hindi na nakakautang. So, huwag kayong umasa sa mga ganyang estilo ng mga online lending. Kaya mag-ingat. Scarface, salamat po sa iyong katanungan, at sana nasagot namin kayo. Basta kung nabigay niyo na sa kanila yung bank account niyo, sigurado po kapag approve ka na, ipapadala nila 'yon. Pero disclaimer lang po, siguraduhin niyo na mabayaran niyo po yung utang ninyo. Kasi kapag hindi po nababayaran, may mga chances po na rumeres back yung mga collectors, na 'yun nga yung mga detalye na pinasa nyo sa kanila, ginagamit nila sa pangungutang din sa ibang mga lending app. At magtataka ka na lang, mayroong maniningil sa iyo na wala ka namang utang sa lending app na iyon. Okay, ang next nating viewers, si JPML. Hindi ko na po nabayaran yung 1,500 or 1,500 dati sa home credit. Baka po pagkuha ko ng NBI, dakmain na lang ako bigla. Sir GP, ang NBI po wala pong kinalaman sa utang nyo. So ang hawak lang po na kaso ng NBI ay mga criminal case, yung mga gumawa ng krimen. Unless yung collector pinapatay mo, so magkakaproblema ka talaga sa NBI. Pero kung utang ang pinoproblema mo, walang kinalaman ng NBI, kahit hindi ka nagbayad sa home credit, makakakuha ka pa rin ng NBI clearance. Pero posible po na magkakaroon ka ng civil case na small claim. Pero yung small claim, hindi ka naman makukulong doon. Ang small claim, sisingilin ka ng sisingilin pa rin nila hanggang magbayad ka. O hanggang magsasawa sila sa paniningil sa iyo. Pero pagdating sa NBI, wala pong problema. Kumuha ka po ng NBI, hindi ka po ma-hit kapag mayroon kang hindi nababayarang utang. Salamat Sir JP. And then ang next natin, si Team Kagala Pri. Team Kagala Pri?
Nakapagbayad na ako sa loan nila pero may balance pa din ako. Yung mga ganyang sitwasyon, posible po yan lalo na kapag delayed na yung pagbabayad mo. Kasi yung app nila, once na umabot na yung due date tapos hindi mo nabayaran, automatic talaga yun magdagdag ng penalty. So kahit babayaran mo yung previous balance mo and then hindi mo napansin, hindi mo na-check yung bagong update nila na dinagdagan na pala ng ng penalty, so magkakaroon pa rin ikaw ng balance sa iyong account kahit may kahit nagbayad ka na sa kanila. Kaya kapag umutang po sa kanila, siguraduhin po na magbayad kayo sa tamang panahon. Huwag niyo pong ipalagpas ng isang araw o kahit oras man lang sa iyong due date dahil sigurado po lulubo pa rin yung account balance niyo. So, i-check nyo po sa kanila kung bakit meron pa kayong balance. Yun po ang tanging paraan. Pero, duda po ako, yun po ang dahilan sumobra ka po sa due date. Kaya, mayroon ka pa rin balance. Salamat, Team Kagala Pri. And then, next nating babasahin si Chembi. Chembi ba ang pagbasa nito? Chembi Calderon. Super depressed na po ako. Magising ako lagi ng 2 a.m. Iniisip ko ang loan ko sa online loan app lagi. Iniisip ko ang loan ko sa online app. Lagi silang tumatawag sa mga contacts ko. Once po na hindi kayo nagbabayad sa kanila, once po na lumagpas kayo ng oras or araw sa due date mo, mag-uumpisa na po silang magte-text blast sa iyong mga contacts. Kaya ang magandang gawin, ipaliwanag nyo po sa iyong mga contacts na yun nga po, hindi mo na kayang bayaran kung ikaso wala ka talagang pambayad dahil sobrang laki na po ng tinubo nito at wala ka pong pambayad. Lalo na ngayon, pandemic, wala pong karamihan sa mga dating may trabaho ngayon ay nawawala ng trabaho. Kaya pakiusapan nyo po sila na huwag maniwala sa mga naniningil. Yan. Pwede mo sabihin ng mga scammer ang mga 'yan. Oo, mga scammer naman talaga 'yan sila. Pag ganyan na 'yung ganyan na 'yung trato nila sa iyo na parang ang laki-laki ng inutang mo. Well, nag-promise ka sa kanila na bayaran mo 'yung utang mo, pero mayroon kasing mga chances, mayroon kasing mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. Na instead na 'yung pambayad natin sa kanila, ay mas uunahin natin yung mga dapat nating unahin, lalo na pag nakasalalay yung health, yung pagkain ng pamilya. Okay? So wag ka masyadong Chembi, wag ka masyadong mag-alala. Kung wala ka talagang pagbayad, so ignore mo lang yung nila, yung mga pangtawag nila kung ako sa'yo, para hindi ka nila makontakt, magpalit ka ng number. O palitan mo yung number mo. And then siyempre huwag mong ipaalam doon sa mga hindi mo kakilala yung number mo para hindi naman nila matrace uli. And then isa-isa mong ipaliwanag doon sa mga kilala mo, lalo na sa mga kaibigan mo. Alam ko maiintindihan kanila, lalo na ngayon na marami sa atin ang nagkakaproblema pagdating po sa pera. At marami, hindi lang ikaw ang nagkakaproblema sa utang na hindi nababayaran. Marami po tayo. So chill lang po. That's normal. Challenges po natin yan na kailangan nating harapin ngayon. At ang masaklap kasi yung mga online lending app, hindi kasi yan nakikinig kahit anong gagawin nating paliwanag. Kaya huwag na kayong makiusap sa mga online lending app collectors dahil kahit lumuhod man kayo, kahit anong magandang salita ang gagamitin nyo. Hindi talaga yan sila makikinig sa mga paliwanag natin. At tanging gusto lang nila ay magbayad kayo. Kaya maraming iba dyan nakikiusap at nadi-disappoint dahil yun nga, nag-usap na sila na itong panahon na to mayroong mga schedule na mga date na babayaran, pero kahit hindi pa dumating yung time na yun, ayun na,
Tuloy pa rin yung panggugulo, panghaharas, pananakot ng mga online collectors. Kasi ano yan sila? Pera-pera lang. Kaya kung ginugulo na kayo, magpalit kayo ng number para hindi kayo makontakt nila. So yan po. Chembi, sana po ay nakatulong ako. So wag mo masyadong isipin yung utang mo. May mga panahon dyan kung sakaling nakakaluwag ka na, pwede mo namang balikan yun kung buhay pa yung lending app ngayon. Okay, thank you very much, Chembi. Ang next nating basahing tanong kay May Rama. Si May Rama, sabi niya, paano po pag hindi nabayaran ang loan sa OLP, online lending, online loans Pilipinas, makukulong po ba or mababarangay? Again, lagi namin sinasabi yan na wala pong nakukulong sa utang maliban po kung sinasadya mo ito. Karamihan po sa nangyari ngayon dahil po sa pandemic, yung mga utang natin na hindi na, na dati naman tayo ay up to date naman tayo nagbabayad, ngayon hindi na natin magawa kasi nawalan tayo ng trabaho at mahirap na maghanap ng pera ngayon. So ang tanging kaso lang po na pwedeng i-ano dyan sa mga legit na mga lending company ay small claim. Pero pagdating sa mga online lending, hindi po yan sila nagsasampa ng kaso. Palagi nila yung sinasabi sa kanilang mga text, sa kanilang mga tawag na magsasampa sila ng kaso, pero wala pong kaso. Tanging pananakot lang po nila yan para puwersahin kayong magbayad. Dahil tayo, kapag narinig natin yung salitang kaso, maaaligaga na tayo, mamumroblema, pero hindi po totoo yan. Mas lalong hindi po yan sila pumupunta ng barangay. Kasi malalaman din po ng barangay na yung tinutubo nila ay sobrang laki at sila po ay mga loan shark. So ang pwede lang nilang anuhin, ang pwede lang nilang hikayatin ay yung mga taong hindi po alam, walang kamuang-muang, pwede nilang takutin. Pero pwede mo silang hamunin na pumunta sa barangay at yan, pumunta kayo sa barangay at kausapin mo sila. Alam naman natin ang barangay ay hindi naman yan talaga one-sided. Kaya pag nalalaman din nila na ganun kalaki yung interest, so makipagsitol at siguro pwede mong bayaran yung karapat-dapat lang na amount na hindi po sobra-sobra yung laki ng interest. And then hindi ka po puwersahin na magbabayad ka na ngayon. Dahil kung hindi ka magbabayad ngayon, ikakalat yung mukha mo, i-post ka sa social media, magiging sikat ka. Yan po yung mga alibis, yun po yung mga pananakot na salita ng mga online lending app. Kaya huwag kayong matakot pag ganyan yung mga pang-aano nila sa'yo, pananakot nila, panghaharas. Hamunin nyo po sila. Sige, magharapan kayo kung saan mang barangay o kung saan mang hukuman. Hindi, siguradong hindi yan sila sisipot. Okay? May Rama, maraming salamat po. Enzo 22, nag-ooperate pa din sila eh. Ito po yung ang tinutukoy po ni Enzo, si Robocas. Actually si Robocas po ay nung nakaraang taon ay kinansila na po ang registration nila po sa SEC. Pero since then, kahit nag-pandemic pa, tuloy pa rin yung operasyon nila. At marami din po ang mga naluloko. Marami din po ang nila. Guys, sa mga hindi pa nakaranas ng Robocas, isa din ito sa mga loan shark. Sobrang laki. Ang bilis lang umutang sa kanila. Pero yun nga, sobrang laki ng interest. Grabe, lulunorin talaga kayo sa laki ng interest nila. At kapag hindi kayo nagbayad sa tamang panahon, yung penalty nila, yung panghaharas nila ay kailangan nyo pong harapin. Kaya huwag kayong umutang sa Robocas dahil tuloy pa rin po ang operasyon nila kahit wala po silang registration sa SEC. Oo, ganyan sila kalupit. Iwasan nyo po yan, ang pangalan Robocas. Next nating tanong na sagutin si Jason Ancom. May utang ako sa kasalo
since 2019. Hindi ko po nabayaran and wala po akong work. Ang sabi po nila, mabablocklist daw po ako at maapektuhan yung pag-apply ko abroad. Nag-usap naman na kami na babayaran ko po once na makahanap ako ng work dito sa Pinas habang wala pa yung work sa abroad. Pero sabi po nila, pag hindi ko nabayaran, blacklisted po ako at di ako makapag-apply na sa abroad. Tama po ba ang sinasabi nila? Jason and Cam, huwag kang maniwala. Hindi po totoo yan. Pananakot po nila yan para magbabayad ka. Wala pong blacklisting sa pag-abroad. Wala po. Unless nakagawa ka po ng krimen. Yung civil case po, hindi po yan. Pwede ka pa rin mo makapag-abroad. Wala pong magbablocklist sa iyo. Kahit NBI, hindi po kayo mahihit. Mahihit sa NBI kapag hindi kayo nagbayad ng utang. Lalo na sa kasalo. Although, ang kasalo po ay legal at legit po na online lending app, pero hindi po ganun ang ano, hindi po ganun ang mangyayari. Tinatakot lang po kayo ng collector nila para mapuwersa kayong magbayad. So ganun naman sila eh. Gusto nila pera. Yun lang naman. Yun lang ang gusto nila, pera lang. So huwag kang matakot. Kung kaya mong pakiusapan sila na bayaran mo na lang pag may pera ka. Kung ayaw nilang pumayag, edi forget and move on. Huwag mo nang isipin 'yon. Hindi po ano. Pero ano ha, sa in fairness naman sa kasalo, maganda po ang serbisyo ng kasalo. Kahit ako ay marami po akong natulungan pagdating po sa kasalo. Maliit lang din po kasi yung interest nila. Parang normal lang na ordinary lang na lending company. Ang masaklap lang kasi sa kanila kapag hindi ka nakapagbayad, marami kasi silang sinasabi. Kasi yung mga collectors nila, third party din, pino-forward kanila sa third party collectors. Nako, yun po. Yung mga walang mga puso na mga collectors, mga third party kasi yan. Wala silang connection sa mga lending company. Kaya gano'n na lang po sila ka-brutal. Gano'n na lang po sila ka-galing maniningil. Galing maniningil na talang, ano talaga, makakapaniwala ka talaga na totoo yung mga sinasabi nila. Lalo na yung mga panghaharas at mga pananakot nila. Kaya huwag kayong matakot, lalo na ikaw, Jason and Cam. Hindi po totoo ma-blacklist ka. Ma-blacklist ka sa mga lending or company na may kinalaman din sa kasalo. I mean mga affiliate company. Oo, yung mga pag-aari din ng kasalo. Pwede kang ma-blacklist sa kanila. Pero pagdating sa NBI at sa iba pang malalaking mga lending company, wala po, huwag kang maniwala. Anyway, maraming salamat po guys sa lahat po na mga nagsubaybay dito sa usapang loan. Please, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-hit po ang bell button para palagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Sa susunod, sasagutin na naman natin ang iba pang mga katanungan ng ating mga viewers at ating mga followers. Ang dami pong mga katanungan, ito lang po ang kaya ko po ngayon. Pero mamaya, sasagutin natin yung iba at kita-kits po tayo sa next upload namin. Disclaimer po, wala po kaming kinalaman, wala po kaming connection sa kahit anong lending app. Dito po pag-uusapan natin ang tungkol sa mga loan, dahil ako din po ay dati umuutang din po ako sa mga online lending app, umuutang din po ako sa mga lending company. At ngayon po, mayroon pa rin akong iniutangan pero sa bangko na po ako. Anyway, maraming salamat po. Thank you very much and God bless us all. Paalam po.